ingredients natin. Unang-una, cabbage. Binabad sa salt water for 2 hours. Yan. And then, onion leeks. Nakinat into pieces. Yan, maliliit na pieces. And then, carrots. Ang ganda ng kulay ng carrots natin. Julian cut. Kung mas maninipis, mas okay pa. Tapos, unang-una, garlic, white onion, and ginger. Maliliit lang din yung cut, guys. I-mince nyo siya. Tapos ito, red hot chili pepper paste. And then, kimchi seasoning. Ayan, mga instant seasoning na yan. Ayan, guys, dito na tayo. So, i-drain na natin yung cabbage. Ayan, may strainer ako. Tingnan nyo yung strainer ko. Ang ganda, guys, oh. Yan, i-drain mo na yung cabbage. Binabad yan, cabbage na yan for 2 hours sa salt and water. I-drain mo yan. Ayan. Huhugasan natin yan, guys. Siyempre, hugasan nyo maigi para masiguro nyo na malinis ang kinakain ninyo. And hindi din natin alam kung saan siya naggaling or kung sino ang humawak sa kanya. To make sure, hugasan ninyong maigi lahat ng mga kakainin ninyo. Hindi lang naman itong gulay. As in lahat, lalo nang sa panahon ngayon, nauso ang mga sakit. Ayan. Hugasan niyo yan dyan. Tapos, i-drain nyo lang yan dyan. Ayan. Iwan muna natin siya for ilang minutes. Gawa muna tayo ng paste. Unang-una, kailangan mo ng gloves. Magsuot ka ng gloves. Yan. Pagsama-samahin natin lahat ng ingredients. Yung ating onion, white onion, garlic, and ginger. Ayan, yung onion leeks. Isama mo na rin yung onion leeks. And then, carrots. Ayan, ilagay lang na natin lahat ng ingredients. Ibuhos lang natin lahat dyan. At saka itong Korean pepper paste. Ang tatak nito, wang. So, nabili ko lang to sa grocery store. Specifically sa Shopwise. Ayan. Parang kompleto na to eh. Paste na siya eh. Hindi na siya yung powder. So, kasi merong powder type. Pero ito, paste na. Ibig sabihin, hindi ka na maghihirap gumawa pa nung sauce. Ayan, ihahalo mo lang yan dyan. Kaya super instant itong kimchi na to, guys. Sobrang bilis lang. Ang mahirap lang ay yung mag-cut. Yan, simutin mo yung paste na yan. Sayang yan. Binayaran mo lahat ng mga nakalagay dyan. Kaya kailangan nating simutin yan. Ayan. Nailagay ko na lahat. So, ayan, hahaluin natin yan. Haluin nyo, guys, hanggat sa mag-combine lahat ng ingredients. Kung mapapansin nyo, hindi ko muna nilagay yung isang seasoning kasi tinitingnan ko kung kailangan pang ilagay. Kasi etong cooking show ko ay walang measurement. Ayan, nilagay ko na. Ibig sabihin napansin ko na makapal pa siya. Eh mas gusto ko na medyo, hindi naman too runny, pero medyo may sabaw ba or medyo may tubig, parang ganon. Kaya nilagay ko na yung isang seasoning. Yung isang seasoning na yon, yung huli kong nilagay, dun ko lang din nabili sa Shopwise. Kimchi seasoning ang nakalagay sa kanya. So, ang galing, di ba? Ang dami na ngayong instant talaga, guys. Hindi ka na maghihirap. Naka-prepare na for you. Ilalagay mo na lang. Ayan, guys. Kung mapapansin nyo, maglalagay ako ng patis. Kasi tinikman ko yan, guys. Hindi ko na pinakita sa inyo. Medyo natabangan ako. Kaya maglalagay tayo ng patis. Optional naman to kung maglalagay kayo o hindi. Nasa sa inyo pa rin. Depende yan sa panlasa nyo, guys. Kung gusto nyo maglagay o hindi. Ako, naglagay ako. Yan, hinalo-halo. Haluin nyo ng maigi para mag-combine lahat ng mga ingredients. Yan. Ilagay na natin yung cabbage.
yung na-drain na na cabbage, lagay na natin yan lahat dyan sa sauce. Huwag kayong mag-iwan kahit yung maliliit na pieces, importante yan. Ilagay ninyong lahat. Okay? Ang ganda ng kulay ng cabbage, oh. Kanina ko lang din yan binili, guys. Lahat yan kanina ko lang binili and then ginawa ko na rin agad. Kasi hindi talaga kami pwedeng mawalan ng kimchi. It's a staple food for us. Kasi lagi namin itong kasama sa pagkain. Lagi talaga namin siyang kinakain. Lalong-lalo na kapag fried yung ulam namin. Ang dami nitong pwedeng paggamitan. Kasi ako, lalo na ako, hindi ko kaya na puro prito lang or alimbawa isda lang. Gusto ko laging may gulay. So, saktong-sakto talaga sa akin itong kimchi. Side dish. Kapag kumakain ako nitong kimchi, feeling ko buo na yung pagkain ko or balance yung diet ko. Kasi gulay nga siya eh. Alimbawa, may fried pork ka, fried fish, or fried chicken. Etong side dish mo, ang nararamdaman ko, balance na yung diet ko. Tsaka unang-una, madami daw benefits ang kimchi. Ayan guys, haluin nyo ng haluin ha. Total, nakagloves naman kayo. And take note, maggloves kayo. Masakit yan sa kamay. Kasi pepper yan. O diba? Haluin mo ng haluin. Ayan. Ayan, nahalo ng maigi guys. Tinatanggal ko na yung gloves ko dyan. Okay, kukuha na tayo ngayon ng lagayan. And ayan, microwavable. Yan yung medyo malalim lang ng kaunti na microwavable. Tingnan natin kung ilang lagayan ang mapupuno nito. Kasi itong binili ko ay almost a kilo. Halos isang kilo na siya. Ayan. Pag bumalik ka kasi ng kimchi sa labas, guys, sobrang mahal. Dahil na rin sa shipping. Nakakadagdag lang din yung ano ng shipping. Kung kaya nyo naman gumawa sa bahay, katulad nito, instant lang, mabilis lang, pwede rin kayong gumawa para hindi na kayo gagastos ng marami. Or titignan ko kung mas nabagastos ba ako dito o mas murang bumili na lang. Pero I think mas murang gumawa ka ng sarili mo kasi mukhang hindi lang isang lagayan ang mapupuno nito, oh. Ayan, oh, puno na nga, pero meron pa tayo dun sa anuhan natin, ha? Sa batsa natin, oh, diba? Batsa yung pinaggamitan ko nito. Pero malinis to, guys, ha? Malinis tong batsa na to. Make sure lang na laging malinis ang mga lagayan ninyo. Ayan, napuno natin, pero may natira pa ako. O, oh, ayan, pangalawang lagayan. O, oh, mas malaki ito, tsaka mas malalim. Mapupuno ko ba to? Ayan. Usually, yung isang lagayan na yun, yung nauna, yung microwavable, yun, parang umaabot siya ng mga 300 plus o 400 pag bumuli ka sa labas, plus shipping pa. Ayan, mukhang... Ayan, kung hindi ko man ito mapuno, siguro mga 3/4. O, diba? Mas mura to, guys. Na gumawa na lang kayo sa bahay ninyo. Pero yung iba, may ginagamit na ibang mga ingredients. Eto, instant ito kasi naka-prepare na. So, instant kimchi to, guys. Kung mahilig din kayo mag-kimchi, mas maganda kumawa kayo on your own. Para ma-compare nyo din kung mas masaya ba na bumili o gumawa. Ayan, guys, ang ganda ng kulay. So, ito, i-refrigerate nyo siya. Stay nyo siguro for 2 days para mas kumapit yung sauce. Huwag nyo muna siyang kainin. Enjoy your kimchi, guys! Goodbye!